Good morning, everyone! Kamusta? Today is Friday. It's May 10, 2024. Kamusta kayo lahat? Welcome sa ating garden. My name is Jing. And this is Jing Magnus Garden. Ang ating name sa YouTube ayun din. May mga social media accounts tayo sa Facebook, sa TikTok, and also sa Instagram. Same name din, i-follow nyo ako din ha. Kasi minsan, mas madalas akong mag-update doon. Hindi man siya full video. Kadalasan mga reels, mga available na mga halaman. Ayan, doon ko pinopost. Kaya, yan, follow nyo ako dun para updated din kayo. So, today, mag-reflex tayo na ibang mga halaman. Pero, bago yan, meron muna akong i-share sa inyo. Kung follower kayo sa ating Facebook page, nakita nyo to, pinost ko na to nung nakaraan. Pero sige, gawa natin ang video ngayon. Para lang ito sa ano, sa mga marami ang free time. Ayan. Pero kung gusto nyo, gawa nyo talaga siya ng time. Kasi sa panahon ngayon na sobrang mahal ang bilihin, perfect ito para sa inyo. Pwede itong gawin kahit nasa hindi ganun kalawak ang inyong available na or mga extra lot. Okay? Pwede ito sa mga urban gardening. Okay? So, yeah, kailan ba yung last na video natin? Parang few days ago pa, no? Ang hirap kasi mag-set up ngayon ng ano, ng filming outdoor kasi sobrang init, no? Grabe. Doon nababawasan na naman na, pero mainit pa din talaga. Binabawasan natin yung labas ng labas kasi may rat na, may stroke tayo. So, yun. Ang sinasabi ko sa inyo, ayan, ingay tuloy yung aso. Ayan, pasensya na ha, medyo maingay. May dumaan kasi nagbabasa ng Meralco. So, ang sinasabi ko sa inyo ay ang pagtatanim ng gulay. Ayan. Kasi nag-grocery ako nung, kailan ba yun? Monday ata yun or Tuesday. Basta na nakarang araw lang. Naisipan ko, nakita ako dun sa Robinsons yung rack ng mga bilihan ng mga seeds. Sabi ko, magtanim nga tayo. Ay, itong yung kapitbahay ko kasi, meron siyang extra lot. Bukod dito sa garden, meron pa yung katapat ko. May extra lot doon yung gilid niya. Yung mga end lot. Sabi ko, tanimin natin ang okra. Tsaka ng mga ibang gulay. A game naman siya. So, bumili ako ng mga seeds. Ayan. At ito yung thumbnail today. Ayan. So, bumili ako ng... Siyempre, walang kamatayang petchay kasi may hilig talaga ako sa petchay. Yan. Gisa, yung sapaw sa ginataang isda, paksiw, yan. Kahit sa sardinas lang, gisang sardinas, okay na yan, petchay. Ito siya, ganito siya, ang ganito yung itsura niya kapag nabuksan na ganyan ang seeds ng petchay. Yan. Nagre-reflect kasi. Yan, ganyan siya, yan. So, madami na siya, no? Sulit na sa isang pack. Ito, ang presyo nito ay 69 pesos. Pero marami ka na matatanim sa ganito. And another one is sitaw. Kasi yan, sitaw din. Ganito naman isura niya. Ito yung string beans na naka-pole yung gumagapang. Kasi merong bush na sitaw, yung nakaupo lang. Sitaw upo ang tawag namin sa probinsya, nakaupo. Yan, ito yung nagumagapang. And... eto, mag-try tayo magtanim ng lettuce kasi may gusto lettuce din. Ganyan naman itsura niya, ang daming laman. Ito ay, ating si 69 pesos din siya. May mas mahal ba dito? Para-para ang presyo yata. Oo nga, para-para ang 69 pesos. And okra. Yes, okra kasi kailangan ko to namin para sa bahay kasi nga, di ba may kidney issue ang aking jusawa. So, mahilig kami sa okra. Kahit ako, gustong-gusto ko talang okra. Sa sigang, sa paksiw. Minsan kahit laga lang, lalagay mo lang yung konting asin lang, okay na yun. Tapos sausaw mo sa suka na maasi, na ano yung tinimplahang suka. Sarap! Sarap ng okra. Yan, okra. Ganto naman na itsura niya ng buto. Sa mga hindi nakakilala. Yan ang buto ng okra. And then... ito ay talong. Of course, talong. Ayan. Ito yung mga madaling buhayin lang kasi talong. Yan naman ang kanyang buto. Ayan. So, nagpunla na ako. Right after ko siya mabili, nagpunla na ako. And to my surprise, nauna, meron ng a few days pa lang nakakalipas. Sumibol na yung mga punla natin na iba. Unang sumibol ay, of course, ang pinakamadali talaga itanim sa lahat ay petchay. Ayan o. May tagang yan pa, hindi ko pandi ako malito. Kasi mga used pots nyo lang yung ipunla. Ayan o, petchay. Ayan.
Itong petsay na to, pwede nyo tambala nag, ano na. Anyway, kapag naman naglipat ako, mag-video ulit tayo para makita nyo din. Pwedeng yung sa mga disposable na mga baso, yung mga pinaglagay na mga tusok-tusok, yung mga halo-halo, or mga milk tea, pwede ito. Yan. Hindi nyo kailangan magbungkal ng lupa or kailangan ng malaking-malaking space pag nasa dito kayo sa syudad. Sa probinsya, yes. O, given na yan. Mas maganda talaga na meron kayong ano, mas magandang magtanim sa probinsya kasi mas malawak ang lot area, mas extra spaces. Pero pag nasa syudad kasi wala tayong ganun. So, kailangan natin mag-improvise. Yan, yung mga recyclable, yung mga bote ng soft drinks. Kagaya nito, oh. And pwede to dito, yung mga milk tea, ganyan. Pwede yan. Kaya pag nag-milk tea kami, hindi ko pinapatapon. Kahit mag-copy kami sa Starbucks o kahit sa kapihan dyan na may ganito ang bote. Iniuwi ko sa bahay. Tapos, yan, ginagawa ko siyang taniman ng halaman. Or kaya man, ginagawa ko siyang ganito. Mapapansin nyo, o. Oh. Yan, diba? Bote lang yan ng, ay, baso pala yan ng milk tea. Oh, di ba? Nakatulong tayo sa Mother Earth, nakatipid pa tayo. Next naman na nakita kong tumubo na itong ano ba ito? Ano to? Ah, okra. Okra naman to. Yan, okra. Yan. Ayun, no, may tubo na siya, oh. Bilis lang, no? Tapos hindi ko na mapakita yung iba kasi doon sa likod yung iba. Ito naman ano to? Meron na ako nakikita si, oh, nagsibol na rin siya. This is sitaw. May sibol na rin sitaw. Yung mga puti-puti na yan. So, yan. Mag-wait lang tayo ng mga ilang ano pa, let's say, a week or two. Yan, kita nyo na talaga yan. Mga iba dyan pwede nang ilipat. So, ang bala ko, meron kasi ako mga binili ng mga balde. Yung pag hindi uubra doon sa harapan, pakita ko sa inyo yung harapan ha, kung saan natin balak itanim. Sana maikot natin siya. Eh, pwede ko, pero hulog. Wait lang. Pasensya, pasensya. Para kung makita nyo lang yung sinasabi ko. Yun. Yung harapan na yun. Assume natin. Yun, yung harapan na yan. Yung bakante. Diyan natin siya itatanim. Yan. Nagpaalam na tayo sa ating neighbor. Pero yan, kapag halimbawa nagkaroon na siya ng bunga. Teka nga, nag-zoom nga pala tayo. Baka magulat tayo bigla sa itsura natin. Tatahan! Yan. Yan. Pag naman yun ay nagbunga na, syempre i-share natin sa ating mga neighbors din. Kasi, kumbaga, sharing is caring. Yan. Gusto ko nga dito, ano eh, magkaroon ng community garden para lahat ay, ano, kumbaga may access tayo sa gulay. Okay, so yun. Yun ang ating project for the next few months. Kasi nga, sobrang init. Hindi tayo makapag padami pa ng mga ornamental plants. Kasi nga, ay, init talaga. So, tiis-tiis muna. Actually, marami na ako ng mga namamatay na halaman. Hindi talaga maiwasan. Lalo kapag limited yung resources mo, limited yung space mo, wala kang masilungan, wala mapagsilungan ng mga halaman. Talagang, wala, masusunog talaga sila. So, dasal-dasal na lang talaga. Gagaya nito, oh, yan, oh. Ang ating mga frosted heart na ano talaga sila. Hindi nila kaya mainit pala. Yun. So, yun ang gusto ko i-share sa inyo. Ang ating urban vegetable gardening. So, abangan nyo sa mga sunod pa ng mga araw. Mag-update tayo. Ipakita ko na sa inyo yung mga diskarte kung paano ko siya gagawin and hopefully maging ano siya success. Yan, sama-sama tayo magtanim ng mga gulay kasi sa mga susunod na mga araw magmamahal ang mga gulay. Nagpunla din nga ako ng ceiling green and then kamatis. Yan, magpula tayo ng kamatis. Yung mga madaling itanim talaga yung mga yan. Pero yan yung mahal bilhin kadalasan. Lalo yung ceiling green tsaka yung kamatis. Mesa pag nagtagulan, magmamahal na yan. Okay, so flex tayo ng mga ilang pots lang dito. Mga maliliit lang doon na pots. Sana may magustuhan kayo. This one, ang ating manjula. Nilagyan ko na siya ng ano, para ready to ano, sabit na siya. Ayan. Manjula, this is 200 pesos. Kasama na to. Ayan, i-sabit nyo na lang. Ayan, manjula. Ayan. Balik kita dito. Na may gusto ng manjula, mamaya magdidilig na naman ako.
Next natin itong ating ano din. This is Campus Portuanum. The super trailing, yan. Campus Portuanum, this is 250 na lang. Dati siyang 285. I-sale natin today ng 250. Yan siya. Campus Portuanum, pwede niya itong isabit din. Ginawan ko na siyang pansabit. Okay. Balik ka dito. Campus Portuanum. Alright. Next natin, itong ating Golden Ceratum. Then golden, this is Golden Ceratum, ha? Ayan. Ito yung mga mahal noon talaga. Pero ang ganda kasi nito pag yung sobrang laki at sobrang lush. Sige, this one, I'm selling it for only 250 din. 250 Golden Ceratum. Pwede na siyang i-top cut para maglumas-lumago yung kanyang mat, yung susunod na mga sibol. Ito ka lang. Okay. Chill ka lang dyan. Next is itong ating Golden Bipen Volume or Bipen or Golden Violin. Ganda, no? Ito ang maganda kapag nasisikatan ng araw, yung summer ngayon. Ganyan kaganda ang kanyang dahon. Sige, this one, kahit ibenta ko lang to sa inyo ng 200 pesos, go. Go sa 200 pesos. Ayan. I-top cut yun na lang para mas lalang gumanda. Kasi nakalbo na yung kuno niya eh. Tandaan nyo yung presyo, hindi ko na siya lalagyan ng tag. Kaya lang. Kaya na mag-adjust. Tinatapat na ako maglagay ng tag. Ha! Next! Ang ating ito. Kasi yung mga susunod na pots is mga aglionemas na. This is confetti. Milk confetti. Yan. So yung mga confetti natin, 150 na lang to. Yan. Hindi pa siya ganun kalago kasi. Ito. Ito sobrang nabaliw ako sa halaman to noon. Nung kausuhan niya. This is a Thai Beauty na Caladium. Ayan o, ayan. Nauso to. Mahal-mahal nito nung binili ko nung sa Palawan. Palawan pa ako bumili. Ayan. Ito, kahit 100 pesos na lang to. Wala na yata akong ganito. Kasi kadalasan, tumutubo lang ang mga halimbawa. Meron akong paso dyan na walang halaman. I mean, namatay ang halaman. So, i-recycle ko yung lupa. Not knowing na may mga bulb pala sila doon ng mga Caladiums. Like this one. O. Tumubo na lang siya. Okay. Oh, yeah. Next natin ay para may nakita ko kayo na gusto ko i-flex sa inyo. Oh, ay wala. Mag-ano na tayo, aglonema. Ah, ito. Ito pala eh. Ah, ito din oh. Elise ata ito. I forgot the name na ng mga Caladiums. May kasama siyang vanilla orchid. Yan, oh, ito kahit sige. Kahit, sige, 100 pesos na lang to. 100. Mag-aglonema sa tayo kasi naka 13 minutes na rin naman. Okay, this is Black Summer. Black Summer natin, this is 380. Black Summer 380. Yan. We have Pink Kamkun. Yan, Pink Kamkun is 420. Ay, ganda! Ganda ng pagka-pink ni Pink Kamkun, oh. 420. Ganda. Hindi ka pa ba magbe-baby? Ang mahal pa ng mga Kamkun kasi. Meron tayong pink na Unyamani. Oh, ganda rin ang pagka-pink nito, oh. This is, maganda, 320. 320 siya. Meron tayong 24 karat, yan. 24 karat natin, this is 285 lang. 285, 24 karat. We have, walang ID. Ito 285 lang to, walang ID. 285. Ito din, wala din siyang ID. No ID. Ito naman, sige, kahit 200 pesos to lang to. Sa baba, meron pa tayo. This is delicious. Delicious. Sige, kahit ano na lang to, 230, delicious. And Black Legacy, mother and babies, dalawang babies niya, 285. And, wala na pala. Wait it. Mag-flex tayo ng mga
tawag dito, mga bili natin. Baka sakali may naghahanap ng bili sa inyo. Ito is ready for top cut na siya. Ganto kalago. Ayan, ang ating bili. This is 1,350. Mura na to sa 1,350. Ang ganto kalash, pwede niyang i-top cut. Parang gusto ko na tuloy siya i-top cut. No? Para may mother tayo. Ayan. Nagpapadami kasi ako ng bili. Hindi ko alam basta na humaling ako sa bili. Meron naman tayo tigwa 1,50. Pero pali, 1,150. Yan naman siya. Ito, pwede na rin siya i-top cut. Mga pwede na silang i-top cut. Meron tayong pinakang mura, 535. Ayan siya, pwede na rin siya i-top cut. Ayan. Hindi pa kasi okay yung ano eh. Hindi pa ready. Kaya dyan lang muna siya. May marit pa siya, kasana tayo doon. Kaso, hindi pa siya ready. Alam nyo ba, isa yung bili na yun, isa sa mga naka-frustrate ako na halaman before kasi mahal-mahal kasi niya noon. Way back 2021, 2022, 2023. Diyos ko dahil, libuhin yan. Tapos, syempre, alam mo, pikit mata kang bibili kasi nga, ang ganda. Tapos, rare. Tapos, ito kasi si Maring Aubrey Miles eh. Siya talaga nagpauso sa bili na yun eh. Mahal-mahal yung bili niyang bili. Parang tanda ko sa interview niya before. Binili niya iso yung Lush. Mother type na bili, Lush. Binili niya yung 330,000. Sa tayo naman, syempre. Ride tayo sa fame. Benta rin tayo ng mga bili. Grabe, bila ko na ng bilang. Yung 1,150 ko na pinakita sa inyo, nabili ko yun ng parang 2,000. Tapos namatay din yung iba. Kaya na-frustrate ako sa kanyang ginawa ko. Nangulek ako na nangulek. Ayan, buhay naman sila lahat. And all fairness naman ang buhay ko sila. So, yun lamang. Sana mayroon kayong ano, natutunan sa akin yung araw na to. And sana may nagustuhan kayo sa mga halaman na pindex natin. If you do, message me. I-PM nyo ako sa Facebook. Ang ating link naman na sa ating description box. If you want to call me, nandiyan na ating phone number. May Viber din tayo dyan. And yeah, located na... location natin, San Francisco, Binan, Laguna. We do delivery via Lalamove. And yeah, we accept yung mga reservations, yung mga ipon order din, ha? Okay, so, yun lamang. I hope you guys enjoyed. And I'll see you, I'm not sure tomorrow if we can still do film tomorrow. Makapag-film tayo tomorrow. Pero, yeah. See you the next video natin, the next session natin ng ating kwentuhan and daldalan sa ating channel. Bye, everyone. Ingat-ingat. God bless you all.